Be kindly affectionate one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing in standing prayer. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, weep with them that weep. Be of the same mind, not toward another. Mind not high things, but consent men of the Lord's sake. Be not wise in your own conceit. Condescend. Recompense to no man evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, be peaceable with all men. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him; if he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt impose a crush on his head. Sabay, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Let's pray. Panginoon, ma'am, salamat sa inyong salita, Panginoon. Nawa ay palain niyo po, Lord, kami. Another series namin ng mga kasalanan ay dapat iwasan. I pray, maintindihan po namin dapat ang iwasan ito, Panginoon. At ito ay medyo common din, mapasok even sa mga Kristiyano. So I pray, ay pong maganda na ang puso't isipan, ganda sa aming message namin ito. Patawarin sa aming maraming pagkukulang sa inyong kasalanan. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning po ulit. Good morning po. Title po nito is, last week, ano yan? Last week, ano yung title? Nabudol ka na ba? Ngayon naman, nabundol ka na ba? De, joke lang. Kaya actually, iniisip ko gano'n kasi basta about ano to, conceit. Okay, ang title po nito is High Think. High Think, mataas na pag think, gisip. Okay? Medyo ano sa Tagalog eh, pero sa English, High Think, subtitle is The Delusional Sin of Conceit. Pag sinabi pong delusional, para kang hindi lang, pag sinabi delusional, anong sabi yung delusional? Oo. Kala ko may something strong na lang sana. Hindi, tingnan natin sa hindi ko nalagay dito, pero tingnan natin sa dictionary. Pag sinabi pong delusional, ibig sabihin, pag sinabing delusional ka, huwag ka mag-thank you, ha? Ibig sabihin, no, biktima ka ng para kang may, parang naluloko, parang gano'n. Tika lang, ha? Delusional, suffering from characterized by delusion. Ano nga yung delusion? Delusion, erroneous belief that is held in the face of evidence to the contrary. Okay? Kasi sinabi, delusional ka, meron ng ebidensya, for example na naman, yung bakuna. Okay, nag-isawa na ba kayo? Yung iba kasi naniniwala pa rin, matulad niyan. Sorry, abuti, inalis niya ano yung mask niya. Okay? Christian, yun nga mas, diba? Kasi may ebidensya na eh. Nawala. Okay, sinabi nila, ewan ko sa'yo kasi baka yung basa, hindi sinusundan yung news nga tsaka yung mga anilang press release, no? So, sinabi nila na una, flattening the curve nga lang, isang linggo lang, dalawang linggo, extend natin hanggang naging tatlong taon na. So, bakit ganun? Una, wala silang karapatan dapat. At sinabi ko na sa inyo yan, okay, akong mag, ano na dito ng conspiracy theory, pero yun talaga yun eh, nagkasundo yung mga yan. Okay? At ni-rehearse nila yan ng last October 2019. Okay? Research nila lang yung Agenda 21. Ni-rehearse po nila yan. Paano pag nagkaroon ng pandemic? Kaya ganito yan. Okay? Ganito gagawin natin. Ni-rehearse nila. Meron silang representative sa finance, sa military, na lahat, sa health. Meron silang representative. Ganito gagawin natin. Ganito gagawin natin. Tapos ilang months after noon, bigla nangyari. Sa palagay niyo, nagkataon yun. So, another evidence. Maniniwala ka pa rin, narinig mo na sinasabi kong ganyan.
Ibig sabihin nun, delusional ka na. Yun ang sinasabi nun. Ibig sabihin, naniniwala ka isang bagay na hindi mo dapat paniwalaan. Pero, basta may pandemic daw eh. Kaya mag-ano tayo. Magpabakuna tayo hanggang 10, hanggang 20. Mabakuna tayo lagi. Delusional tawag dun. Okay, napasa ko na naman tuloy yan. Hindi to kasi. Mayroon pa kayong best example. Sige nga. So, ibig sabihin, delusional sin of conceit. Ano naman yung conceit? Kanina, nabasa nyo dalawang beses, di ba? Ano yung ibig sabihin ng conceit? Tingnan ulit natin sa dictionary para accurate tayo. Pag sinabing conceit, hindi po kinakain yan, ha? Feelings of excessive pride. Napakayabang mo. Especially, actually, ito sa utak. Hindi ko na-print, pero sa magandang dictionary.com. Ano ba ako dito? Wala. Kung yun yung sabi ng conceit, ha, mayabang ka sa palagay mo, ikaw yung pinakamagaling, pinakamaganda, pinaka... Ganun. So, alam nyo naman yung bata, di ba? Kaya nga, nag-umpisa ako sila itong preaching na to, ganyan. Minsan, nag-observe ako sa inyo. And minsan, ha, pansin ko, pag ikaw yung tipong, yun nga, mga kang barkada, TikTok, ganyan. O kaya naman yung puro, nga, puro school, kasi kailangan, paglaki ko, talagang titingalain ako. Okay, ano pa? Mayamanan, di ba? Kung marami kang kaibigan ganyan, ganyan ang pag-uutak nyo, conceited yan, malamang sa hindi ka maglilingkod sa Diyos. Tandaan nyo yan. Kaya, again, hindi ko sinabi may ganito ako na-observan sa inyo, sana wala, pero pumapasok yan. Nabanggit ko siya, may binabanatan ko ibang pastor kasi nakikita mo eh. So, kaya para maiwasan na rin natin, okay, tuldukan na natin, ipako na natin. Amen? Kaya pag-aaralan ito ngayong umaga at malamang hanggang hapon na naman. Ayoko sana umabot eh. Pero ang dami kasi natin Bible tonight, today. Dating ko ang title nito, nasa title pa lang po tayo. High Think. Subtitle, The Delusional Sin of Conceit. So ganyan po yung pag mayabang ka, ganyan ang tingin ng Diyos sa'yo, tsaka ako, ganyan ang tingin ko sa'yo. Kaya ito yung title natin eh. Para kang, ako pinakamaganda. Ako pinaka ganyan. Huwag niyo akong pag-asalitaan ng ganyan. Kasi alam niyo, kilala niyo ba ako? Conceited tawag doon. Kaso parang pag tinang... Ano ba sa Tagalog yan? Ang gandang pakinggan sa English eh. Conceit. Hambog. At tingnan natin. Meron tayong Tagalog dito eh. Taas noo. Pwede. Baka may magandang ano yung ano eh. Ha? Tagalog. Ang sinabi yung conceit? Yung verse? Palalo. Palalo? Yun na yun? Parang napalo lang. Huwag kayong pantas sa inyong mga sariling haka. Pantas? Parang hindi ko gusto. Pantas, matalino. Pero tama rin yun, in a way. Kasi yung, alam niyo yung conceit, yung mayabang ka sa gawa, iba pa yun eh. Yung conceit nasa utak lang. Okay? So, pero doon nag-umpisa lahat yan. Okay? Palalo ba yung bad? Pangit yun ako yun. Ano eh? Sa'yo na, conceit. Palalo. Hindi eh. Sige po. Mahangin. Yan, sa mga contemporary, ano, terms, sabi ni Pame, mahangin. Tingnan natin dito sa ano. Ano sabi ko? Conceit. Tagalog. Baka may maganda dito. Kasi pa, ang gandang pakinggan eh. Arang ayong kahambugan. Tama si Ma'am. Tama si Ma'am. Ano? Kayabangan. Okay? So, pag ikaw ay mayabang, ang maganda naman dito, minsan tayo ay natuturoan din, di ba? So, napansin nyo, ibang mayabang, sabi nga kasi yung kwento sa company namin dati, mayroon siyang mayamang kasi, bata pa, mayaman, pinag-aralan. So, medyo na ano siya kasi, alam mo naman yung mga tao din, marunong din eh. Pag nakita kang mayabang ka, tuturoan ka niyan sa paraan na kaya nila. Alam nyo ba yun? Kahit sa kalsada. So, huwag yung gagayahin ha. Pero minsan, ako, napansin ito mga ito, binubusin na. It, huminto ba naman sa gitna eh? Eh, bitin pa ako. Tapos, nagmamadali tayo sila.
Huminto sa gitna. Huwag para sa gitna. Hindi ka maaasal nun. Pastor, dapat ano ka, humble ka. Tsaka, hindi. Gawin natin yung part natin para turuan sila. Amen. Amen. Eh, pag nabusinahan niya, kahit na paano, hindi lang pala ako may ari ng kalsada. No? Ganun yun. So yun, sa company namin ganun, nasabihan. Banda ko din natuto rin. Kasi nga, alam mo, entitled ka dahil mayamang kayo. Nagtutulungan tayo dito, kumpanya to. Pag meron kang mayabang dito, hindi ka kasama ng team. Gusto mo, utos ka ng utos. Hindi mo wala inuutos mo. Amen? So, sana maintindihan natin to. Again, wala pa akong nakikita. Ganito naman sa inyo masyado. Pero inaaral lang natin para hindi na kayo maging mayabang. At kasi, pastor ako, humble kasi mahirap lang kami. May mga mahirap, mayabang. Meron yan, lagi kayong pagyayabang. Mas malakas ako, mas matalino ako, mas atangkad ako. Iba, pag wala namang pagmalaki, ano. Mas marami ako nabasa sa Bible. May ganun eh. Ano pa? Mas marunong akong magkabisado. Kung ano man yan, mas mahaba buhok ko, di ba? Iba, ganun. Wala nang iba eh. Mas maputi ako sa'yo. Yabang man. Mas marami akong naging jowa. Maling kayabangan naman yun. So, meron lagi yan. So, sana makuha natin ito. Amen? Amen? Amen. Yan. Samahan niyo po ako. Kasi pag-aaral po, ano yan? Mas maganda kung masama tayo. Okay? So, na-define natin ang conceit according to the dictionary. Ngayon naman, sa Bible, para ano natin, maintindihan natin. So, meron tayong mga Bible verse, for example. Example muna. Ang dami kasi nito eh. Isa-isay natin. Kaya lugi yung mamayang hapon. So ito may mga Bible. Wala kasi tayong TV. Kaya bilisan ko na lang ha. Exodus 9:17. Example to ng mga mayabang sa Bible. Para maintindihan nyo kung gano'n to kayabang ha. Ito po si Pharaoh. Exodus 9:17. Ano sabi dyan? Pakibasa nga. Ready? Hindi ba kayo? Ready, go. As yet, exaltest thou thyself against my people, that thou wilt not let them go. Okay, so si Moses yan, sinasabi kay Pharaoh, andyan na yung mga plagues, nakita mo na, naisira na kayo. Gawa ng Diyos yan, bawalan mo na. Hindi, tinaas na yung sarili niya. Anong pakialam ko kung namamatay na yung mga kababayan ko, di ba? Parang Department of Health na naman yan. Hindi naman effective yung vaccine ah. Tuloy lang natin eh. Sabi natin, effective yun eh. Tuloy lang natin. Walang pakialam. Ganun si Pedro, yabang. Pag nakita mo na, mali ka, anong gagawin mo? Marami na pahamak, anong gagawin mo? O kahit konti, ano ba? Alala ko tuloy na pumunta tayo sa bundok eh, no? Sa bagay, ako naman, sabi ni Brad, wala na tayong tumuloy dyan. Kaya to. Naku, mukhang hindi nga kaya. Di, balik na tayo. Ganun dapat. Pag nakita mong mali ka, amen. Ano pa? Ay, mag-aral ka. Ayoko, okay na ako. Mag-toothbrush ka. Hindi pa naman sila ang ipin ko eh. Hintay mo pa. Mag-church ka. Okay naman ako eh. Ano pa? Sinabihan ka na, huwag mong gawin yan. Tuloy ka pa rin. So si Pharaoh, napakayabang, amen? Una pa lang tayo. Sino pang next? Actually, bunahin ko yung sinabi naman ni Ezekiel. Punta kayo kay Obadiah 1:4. Basahin ko na sa inyo yung sa Egypt naman sa Ezekiel. Sabi sa Ezekiel 29:15. It shall be the basis of kingdoms, neither shall it exalt itself anymore above the nations. For I will diminish them, that they shall no more rule over the nations. Okay, yan po yung sumpa sa Egypt, kasi napakayabang nung time nila, kala mo naman talaga, pag malakas ka ngayon, forever na yan. Eh, sumpa sa kanila yan. Ano nangyari sa Egypt ngayon? Kahit napakalakas sila nung unang panahon, ngayon, walang-wala na. Alam lang natin lagi sa Egypt, yung mga pyramid, yun na yun. Munta ka dun, turista ka, titingnan mo yung mga batong ewan. Yun na yun. Yung mga ano doon.
mga tourists doon, uy, drive ka namin doon. Yun, doon lang sila kumikita. Gusto nyo ba yun? Dati malakas kayo. Parang US ngayon, mayabang din yung US ngayon, di ba? Pero yabang kasi nga malakas. So, sinumpa sila. Sabi dyan, datating yung panahon. Alam mo, mayabang ka, wala ka rin magagawa. Sige po, babasahin niyo po sa Obadiah 1:4. Go. Go thou and exalt thyself as the eagle, and thou shalt send thy nest among the stars, then shall I bring thee down, saying, okay, sa Tagalog daw, ang sinusututukin naman dyan, Edom. Ganyan po yung Obadiah, more on sa Edom yan. So another kingdom yan, sa tabi ng Israel, mayabang yan. Pero ang sumpa sa kanila, no? Kahit daw itaas nila yung sarili nila, mayabang. Katulad ng eagle, agila, ang Diyos ang magbababa sa kanila. Okay, nalagpasan ko yung ano. Dito naman tayo sa... Doon po kayo sa 1 Kings 1:5. Babasahin ko sa inyo sa Hosea para mabilis tayo. Hosea 13:1. Doon po kayo sa 1 Kings 1:5 kayo. 1 Kings 1:5. Dito ako sa Hosea 13:1. Sabi po dito, when Ephraim spoke trembling, he exalted himself in Israel. But when he offended in Baal, he died. So ganito po yung Ephraim. Ito po yung Ephraim. Ito yung pinakamalakas dati na nation, or sorry, tribe sa Israel. So alam nyo yung Israel, di ba? Mga nag-ano rin niya, compromise, bandang huli, pinatay sila ng Diyos, inuubo sila. Hanggang sila ay mawala na ang kanilang kingdom. At sabi dyan, si Ephraim, ganun din. Ganun pala yung pagmayabang ka. Amen? Kaya magyayabang ba kayo? Maraming form po ang pagmayabang, ha? Katulad yan. Sorry sa ano. Yan nga, si Mrs., ano ko yan, mahal ko yan. Gusto ko siyang ano, di ba? Pero pag naisipin, sinusundo pa kayo, tapos doon pa sa ano, nakita ko pa yan, bumababa dun sa ano. Tapos wala pa lang, amaya na lang. Ano ko yun na ano eh. Minsan pagkamayabang din yun, amen? So alam nyo naman yan, di ba, sa lahat ng pinag-imisteryo namin doon, sa halahala pa, ang layo ng binahin namin. Para lang matuto ko yung salita ng Diyos. Eh, lalaba ako eh. Ano man yan. Papahinga ako eh. Importante pahinga ko, ha. Minsan, mayabang din yun. Amen? So si Ephraim, ganun. Actually, yung time na to, nakita na nila, wala naman silang pinanggalingan kundi sa Diyos. Tapos ano, nagyabang sila, sumamba sila ka sa Diyos-Diyosan, patay. Mga bata, natanda rin kayo. Amen? Kung ano yung lakas nyo ngayon, kala nyo, forever yan, yung ganda nyo ngayon. Magmamalaki ka ba sa Diyos? Yung pogi mo? Talino mo? Darating yung panahon, ubus ka rin. Tingnan mo yung mga nagyabang sa Bible, tsaka sa mga kapitbahay nyo na lang. Hindi mo kailangan lumayo. May kinig ba, mga young people? Anong pinagmamalaki nyo sa buhay? Wag. Ano, saan kayo pinano? First Kings. So, sino naman to? Pakibasa. Ready, go. Adonijah. First Kings 1:5. Ready, go. Then Adonijah, the son of Haggai, exalted himself, saying, I will be king, and he prepared him chariots and horsemen, and 50 men to run before. Okay, so kilala niyo ba si Adonijah? So, marami pong anak si David. Yun ang kalokohan niya eh. Pero ngayon, nag-rebelde na po, di ba, si, ang nauna dyan, si Amnon kasi ng rape, di ba? So, pinatay ni Absalom. Si Absalom naman yung unang nag-rebelde. So, ganyan po yung mga mayabang kasi. Feeling mo, anak-anak ko sino, mayabang ka na. Eh, si Pastor, ginagalang ako. Anak ko ni Pastor eh. Ah, ano? Kahit ang mga anak ko, sinasanay ko sila, wala silang pagkakaiba sa inyo. Amen? Yung ibang church, ganun ginagawa nila, bandang uli, next generation, bagsak, compromise. Kasi wala namang ano eh, wala namang, di naman nagkaroon ng karakter yung anak nila, ilalagay nila doon. Yung mga member din naman na walang ano, ah, sige, yun ang anak eh. Di ba ganun yun? Di ba ganun si David? Bakit? Church ba yun? Ginaya nga yung church, yung kaharian sa mga pagano eh.
Nagalit nga si Samuel, hindi nyo, kung alam nyo yung Bible nyo. At nagalit din ang Diyos. So, hindi ganun yun. Amen? Kaya malitong sina mga kaharian eh. Kaya mayabang pa si Adonijah at sa Absalom late dati. And then si Adonijah naman, patay na si Amnon. Patay na si Adonijah. Eh, ako na yung next. Kasi hindi pa nga siya yung next. Eh, sabi niya, ako yung pogi. Pogi rin daw to eh. Oh, sino next? Minsan sa church, kahit ganyan sa church, ganyan. Niwala ko yun, nakakagulo minsan. Yung mga nabalitaan ko lang ha. Huwag kayong mag-ano, wala akong sinabi. Pag di ko pinangalanan, huwag niyo sabihin yun yun ha. Pero sa church, ganun daw. Lalo yung mga worker. Feeling yan. Nako, ako na yung sunod na pastor. Ganun daw. Eh, paano pag mayaman yung church? Kaya nga tayo, hindi tayo magkakaroon yan. Yun talaga ang ano ko dyan. Wala tayo dito, ano, kung sakaling maghahangaran lang yan eh. Anyway, si Adonijah, ini-imagine niya, kung anak nga lang ako ng hari, sa harap ng buhay ko, paano kung ako yung hari? Ang ginawa niya, sabi dito, tinaas niya yung sarili niya. Mayabang. Sabi, I will be king. At yung ginawa niya, bandang huli, patay siya. Okay? So, nakikita niyo yung pattern? si Pharaoh, patay. Pati kingdom niya, Egypt, bagsak. Edom, bagsak. Ephraim, bagsak. Adonijah, patay. Doon tayo sa ano, New Testament. Hindi, sorry, sa... Sige, mabalikan na natin. Doon tayo sa Luke 18:14. Basahin ko muna sa inyo yung Matthew 23:12. Masabi po doon, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Okay? Very common. Itaas mo yung sarili mo, pababagsakin ka ng Diyos. At pag magpakababa ka naman, yung tamang pagpapakababa, ikaw naman ay itataas. Pakibasa niyo po sa Luke 18:14. Diyan na kayo. Go. I tell you, this man went out with his household for everyone so ganun din po yung sinasabi dyan. Pero dito malinaw, ito po yung alam nyo na, yung publican tsaka yung Pharisee. Okay, sino yung mayabang Pharisee? Kilala siya, may pinag-aralan siya, kala niya righteous na siya, self-righteous pala. So next is last mga kalaban ng Diyos, lalong mayayabang yan. Pakibasa niyo po sa 2 Thessalonians 2:4. 2 Thessalonians 2:4. Babasahin ko sa inyo sa 2 Corinthians 11:20. Sabi po 2 Corinthians 11:20, for you suffer if any man bring you into bondage, if a man devour you, if a man take of you, if a man exalt himself, if a man smite you in the face. So, pamilya, katatapos lang natin yan eh. So, inaano ni Paul yan, bakit yung iba? Niloloko na kayo, sinusunod nyo pa. So, mga kalaban ng Diyos, mapagmataas yan, sabi dyan, if a man exalt himself. So, rule po yan ha, kung gusto nyo matuto, mabilis, pag may nakita kayong mayabang, please, huwag nyo nang gayahin. Diba ito nang gagaya dyan? Maraming gumagaya dyan. Kasi sa Duterte lang, yun ang ano, diba, nakita na natin yung palamura, pala babae, hindi nyo tinatago yun. Yung iba naman, natuwa pa. Mga Baptist pa yung iba. Ay, yan talaga, lalaki-lalaki yun, dahil babae. Mayabang nga eh. Hindi, magaling nga, panalo yan, panalo nga. Ano nangyari sa atin? Tapos wala na, tinupuri pa rin. Ano gusto sabihin yan? So, mayabang, wag mo na ang gayahin. Amen? Amen? At, ganun din naman, napag-usapan natin kanina yung pastor, no? Pwede ba kung sakaling mawala ako ng bigla, wag naman. Pwede ba piliin nyo yung maayos? Amen? Di mayabang. Next is, ako muna ulit sa Daniel 11:36, yung sabi po dito, again, nasa enemies of God tayo, and the king shall do according to his will. Itong hari daw nito ay gagawin niya kung ano gusto niya. Sino kaya ito? Ito yung Antichrist. Sabi niya, and he shall exalt himself and magnify himself above every god, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that
that is determined shall be done. Paibasa niyo po sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians 2:4. Go. But all that, that is called God, for God is worship, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself, and he is God. So gaano kaya ba ng kalaban ng Diyos? Kung may kalaban ng Diyos, lalo in the end times, yan yung Antichrist. So mga minamahal, mga church, mga young people, mga adult, pwede ba sabihin ko sa inyo, huwag kayong mayabang? Huwag niyong targetin nyo. Huwag kayong humanga sa mga mayabang. Dahil yun ang isa sa mga karakteristik ng Antichrist. Mayabang. Hindi lang siya nagyabang sa buong mundo. Ano sabi doon? Pati sa Diyos. So, ganyan po yan. Kaya yung si Duterte, sa bagay, yung Katoliko naman tinita niya, pero minsan tinita niya yung Diyos eh, di ba? Mga mayabang po yan. Mga yan yung mga mayaman ngayon. Karamihan dyan, mga Hudyo, karamihan dyan, mga atheist, agnostic. So, utang na loob. Pag may, yan, mga bata kasi, kaya iniisip ko eh. Baka magkaroon lang kayo ng kapitbahay, kung kaibigan, na papaandarang ka. Alam mo ba ako, magiging ganyan ako in the future, kaya dapat, ano ka, ganyan po yan kahit sa trabaho. Hindi niya sabihin magaling siya, pero papakita nila yun. O, iba naman, pag wala na talaga, di naman sila magaling, mas magaling ka, connection naman. Payabangan. So kung ang isa sa mga karakteristik na Antichrist, mayabang, utang na loob, huwag tayong maging mayabang. Amen? Huwag tayong maging conceited. Huwag tayong gumaya. Hindi yan sa mga anak ng Diyos. Nabanggit ko na po ba yung Proverbs 3:7? Hindi pa, no? Basahin natin sa Proverbs. Kayo po sa Proverbs, ano kayo? Sige, Proverbs 3:7. Nabasahin ko sa inyo sa Proverbs 26. Introduction pa lang tayo. Sige, pakibasa. Ready, go. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Okay, napansin nyo ba yun? Pag ikaw daw ay wise in your own eyes, mayabang ka rin. Ano pa? Conceit, di ba? Sabi? At kung pero may takot ka sa Diyos, iiwanan mo yung masama. Nakita niyo yun? So pag mayabang ka, papunta ka na sa masama. Basahin ko sa inyo sa 26:12 ng Proverbs, "He is thou a wise man." Ah, sorry. "He is thou a man wise in his own conceit. There is more hope for a fool than him." Sa Tagalog. Nakakita ka ba ng mayabang? Lalo na yung iniisip niya, ganyan ako, ganyan ako, ganyan ako. Loko-loko daw yun. At actually, mali. No? Mas matindi pa siya sa loko-loko. Yung loko-loko daw, yung fool, pwede yung pagturuan kumpara dito sa mga mayabang. At nasa utang nila na pa, dapat ganyan, dapat ganyan. Kaya huwag kayong mga kayo, pag nag-soul winning tayo, kaya inag-aaralan natin ito, kung hindi man sa inyo, yung mga encounter nyo. Pag nakita mong conceited, mayabang, self-righteous, medyo ano ka na, alam mo na, kung kaya mo, tulungan mo. Pero kung hindi, huwag mo sisihin sarili mo. Kasi sinasabi na ng Bible, ang, walang pag-asa yan, sinasabi doon. Kung may pag-asa man, eh yung iba naman sabihin, pang-asa mo lang si Jesus, tama naman yun. Kaso nga, hindi naikinig, mayabang. So, huwag mo sisihin sarili mo, at least alamin mo na may ganyang kayabang, iwasan mo yung sarili mo maging ganyan. At iwasan mo na rin sila. Another one, sa ano po kayo, 1 Corinthians 8 to kayo, ako sa Isaiah. 1 Corinthians 8 to po kayo. Babasahin ko sa Isaiah 5:21. Kilala nyo ba ito? Nasa ba? Tama ba ako? "Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight." Napansin nyo ba yun? So okay yung prudent, okay yung wise. Pero sabi dito, tapos ka. Pag sinabing woe, ano yan? Kapighat yan. Parang ganyan yan. Tapos ka. Yari ka. Sa terminology natin mga Pinoy, okay? So pag ikaw daw ay wise, in their own eyes, sa palagay mo lang, matalino ka, sa palagay mo lang, tama yung gagawin mo, kasi wise ka nga, sa palagay mo eh. And then, prudent, matalino rin, kaso, in their own sight. Sa palagay mo, sa pagkakatansya mo, magaling ka, patay ka. May basa dyan. 1 Corinthians 8:2, ready, go. Amen.
knoweth nothing yet as he ought to know. Ay, alam ko yan, hindi mo pa alam. Yun yung sabi ni Paul. Ang context sa mga Kristiyano na yung mga bata ito madalas bata ka natuto, ganyan, may advantage ka sa iba. Kasi yung sinasabihan ka ng mali ka, hindi, matagal na ako. Parang yung mga, hindi naman lahat ha, pero yung iba, nagbata, nagpastor, yabang. Ikaw, ano ba? Tanda mo na. Ay, baliktad, sabi sa Bible, ang pastor may anak, may asawa. So anyway, tuloy na po tayo para mabuta natin yung ating points. So ngayon, pag-aaralan natin, yun lang tayong 5 minutes. Extend natin hanggang 15 minutes. Amen? Yan ang 9 points dito. Ngayon, anong gagawin natin? Ito po yung Romans 12. Ilala po natin, natapos natin yan sa ating online Bible study sa Friday. Nagtagal tayo dyan. Yung bandang Romans 12, puro ano na yan? Advices. Pagkatapos ng doktrina, may kailangan gawin sa natutunan mo. So, ngayon, isa sa mga paglalaan na lang natin ng pansin, ha? Marami po kasi ito malalim, eh. Pero doon lang tayo sa subject ng mga hindi mayabang. Amen? Sinong di mayabang dito? Taas ang kamay. Pag tumaas ka ng kamay mo, ne? So, hindi, kilala ko naman kayo kasi hindi ka rin tatagal dito kung mayabang ka. Amen? Pero again, tingnan nyo lang din kasi mapasok yung attitude na yan sa atin. So, anong gagawin natin kung may mayabang o ikaw mismo? Ikaw ay nagyayabang na. Nakakaramdaman ka, may entitlement ka na kasi 10 taon na ang Kristiyano, dapat pag pumasok ako dyan, nagbabaw sa akin yung mga member. Exaggerated yun. Pero, number one, ano sabi dyan? Paano natin, paano tayo hindi magiging mayabang? Number one, sabi dyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Very famous verse, amen? So, kaya point natin number one, paano hindi ka maging mayabang? Ano sinabi dyan? Ito si Paul. Ito yung advice niya sa mga Kristiyano sa Rome noong time na yon at sa atin din. Ano sabi? Magpakayaman kayo at upahan niyo yung pinakamagaling para kayo yung ganun ba? Huwag kayong maglilingkod. Dapat lagi kayong pinaglilingkuran. Dapat tipong, di ba? Pati dadaanan nyo, may taga-walis, kakain ka, may taga-luto, okay naman yung, ano ha, sa bahay ha. Ako may taga-luto ako eh. Iba sa inyo, may taga-luto rin, no? Okay yung ano, kanin-kanin! Mga bago natin ha, bagong luma. Okay, number one, para hindi ka maging mayabang, pwede ba? Mainig! Nakikinig ba kayo? Mainig. O, anong ginagawa-gawa nyo dyan? Paano tayo hindi magiging mayabang? Maglingkod ka sa Diyos. Okay, number one, live a life of full service to the Lord. Paano kaya yabang? Katulad kahapon, di ba? Salamat sa mga tumutulong sa atin doon. Kasi ngayon, doon pala sila nag-aaral eh. Nakakapikon, di ba? Sinabi mo kanina makinig, sinabi mong tumahimik, sasabihin mo ulit yun! Tumahimik, makinig! Eh, syempre, hindi ako gumaganon doon. Wala akong pulpit. At saka, yun, kaya sabi ko, tulungan niyo ako. Pag ikaw, dyan ka lang, okay, mamaya, kakain ka. Tagal lang may pasto. Okay, kunwari, nakikinig ako. Pero, ano yung kakainin ko mamaya? Nakakain ako ng marami, wala akong pakialam sa preaching, at gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Mayabang. Amen? Pero pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, katulad nga yung mga kasama ko hapon, yung kasama ni Brad, yan si Brad, mukhang pagod na rin. Pag ikaw naglilingkod ka sa Diyos, nararamdaman mo, mahirap, na-appreciate mo yung iba naglilingkod, alam mong mahirap, di madali. Tuturuan yan. Ilang taon mo tuturuan yan.
Ikaw mismo, yung testimony mo, ipipreserve mo. Gagastos ka. Titiisin mo yung magbabaliwala ng iba. Ang daming mga nasa pag naglilingkod ka na, paano ka magiging mayabang nun? Sige nga. Kaya yung ini-encourage ko po kayo, yan, yung mga ano, makisama ka, sabi nga nila ako na, nagbubuhat. Salamat, alala ko yung mga nagtulak ng ano eh. Kaya iba, yun na sumama ata. Malapit na tayong ano, gano'n ng bago sana. Amen? Pero kung nalang sa meta, may bago tayo sa kaya, ano? Saan ka tutulong ngayon? Yung pinagawain natin, mag-soul win. Yung iba sa inyo, feeling ko yung iba sa inyo, tinatamad na. Sabi naman ni Pastor, mahirap yan eh. Sabi naman ni Pastor, hindi ako pinipilit eh. Sabi naman ni Pastor, yung iba dyan, ako tutulong mag-soul winning. Eh. Ibang Pastor nga, hindi nag-soul winning eh. Eh, di lalo ako. Hindi ko sinasabi paano ninyo gawin. Kaya sabi ko sa inyo, paano di kayo mapilitan para yung inyong growth ay out of love and wisdom sa inyo. Kasi sinabi ko nga, hindi nga madali. Pero, ano gagawin mo naman ngayon? In the meantime, sumama ka lang para makita mo yung kasama mo soul winner. Di ba? Hindi madali. At pag alam mong hindi madali, nababastos tayo. Yun, dala nating message para sa kanila din, para maligtas sila. Alam nyo, hindi kayo yabang. Kahit ito, namasin ko yung mga ibang basto na mayabang na rin. Kasi nga, dumami yung pera, hindi na yung nag-soul winning. Nakakahiya eh. Kaya pag pumasok yun, pag, sa doktrina, huwag mo sabihin mali yun. Huwag. Chichismis ka nun. Oo. Oh. Matutuwa pag play natin si ano, ha? Nabanggit ko na ba sa inyo yung isang kinakuha natin ng Bible? Kasi gusto ko may sinusupport din tayo, naiingit ako sa ano eh. Pero, dapat. Ay, matapang eh, sabi ko. Pray lang natin. Hindi ko sinabi yan. Hindi ko pinangakuan. Pero, yun po, yung ibang basta ba din na nag-ano? Mayaman eh. May connection eh. Tuloy-tuloy na yun. Tayo hindi ganun. Amen? At kahit pa tayo mas, ha, sinabi ko na nga sa inyo yan, hindi ko na sinumpa. Sabi ko, kahit matanda na ako, gusto win pa rin ako. Amen? Bastos ko mabastos. Hindi nila kilala eh. May ikaw naglilingkod at sabi dito, ha? Living sacrifice. Ibig sabihin po nun, para ka ng patay. Alam nyo na may sacrifice sa Old Testament siguro, di ba? Pinapatay yun, tapos mong serve niya yung purpose niya, eh, patay siya. Ngayon, hindi tayo, hindi ako magpapaano dito. Habang nabubuhay tayo, sacrifice na rin tayo. Ibig sabihin nun, wala ka ng silbi sa iba. Sa Diyos ka na naglilingkod at wala nang iba. Maniwala kayo, hindi kayo yabang. Amen? Hindi, pag mayaman ka na pasto, nakita ko yung mga pasto, mayabang eh. Pag yumaman ka pasto, may high ace ka na dyan, deluxe, commuter. Yabang na yung pasto niya. Hindi naman gusto winning yan. Hindi na rin mag-preach ng ano yan. Nakaibiganin ko na rin yung mga big time na pasto. At, ay, friends kami. Friends. Friends naman, ako sa kanila. Pero kung mali sila, banata natin. Amen? Ganun ang friend, di ba, sa Bible? So number one, how to deal with conceit in our lives. Live a life of full service to the Lord. Maglingkod ka, ba? Hindi ka mayabang. Mamaya, ha? Sino dito mga prinsesa, prinsipe? Ha? Sabi ko nga kayo, sino? Si Ate Jana ata sinabihan ko, di ba? Di ba? Ating mayordoma, tama ba? Yung nakikita mong prinsesa dyan, sabagay, alas dyan, naghuhugas na, di ba? Nakita mo ko na si Prince dito. Naghuhugas din to eh. Bahay ba naghuhugas ka? Oo, oh, ate ka eh, di ba? May prinsipe dito, utusan mo. Pag ayaw, sabihin mo kay pastor. May mga baguhan, bayaan mo na. Okay? So yun po, mababaw pa lang yan. Pinapatikim pa lang kayo ng paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po yung ibang church, sobrang tapat nila, binubomba yung church nila. Wala ko isa hindi. Sa India, sa ganyan, sa mga Afrika, ganun. Hindi ka maniniwala, pati sa US. Oh, pag sobrang nagtapat ka. So number one, parang hindi kayo mabang. At yung iba rin, turuan mo iba. Ano na yan, sabi ko kay Adjana. Para hindi maging conceited yung mga ano mo, kala mo, prinsesa siya ngayon naman dyan. Prinsipe siya, walang butang kamay niya, hindi siya nag-ano.
service sa Panginoon, anong ano dyan. As in, tunay na paglilingkod, hindi kunwari lang. Okay, tapusin natin hanggang number 2 kasi siyam to eh. Number 2, very common. Paano hindi yayabang? Sabi sa number 2, pakibasa nyo naman. Go. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nakailang minutes na po ako? Pwede pa tingnan. 42. Okay, parang di tayo mabang. Makinig tayo ng ano, preaching 1 hour and 30 minutes. Amen? Amen. Magpagutom tayo. Ano, extend lang natin ng konti, ha? So, very famous po, sabi dyan, and be not conformed to this world. Sa Tagalog po, huwag kayong makipamares. Pag nakita nyo ang uso ngayon, TikTok. Pati si, yun nga, si ano, nakikibudots. Again, hindi ko pinanood, nakita ko lang yung title. Sabi, baka bangungutin ako eh. Pero salamat, baka nag-subscribe sa atin. Nag-subscribe nga eh. Sana tapusin yung preaching. Okay, yun ang uso, pastor eh. Meron iba nag-share ng gospel sa TikTok. Okay? Kaso nga, pag andong ka na, ano ba, saan ba sumikat yan? Yun ang tanong. Nabanggit ko na ilang beses sa inyo. Kaya sumikat yan, by the way, China yan, China. Ini-spyan daw kayo niyan, yung sabi ha. Kaya pinagbawal yan sa TikTok, sa US. But anyway, ang sistema nila, mayroon silang AI, ganito. Nabanggit na rin yung kayabangan. Yun ang pinaka-ano nila, tawag nila, marketing, ano tayo? Bentahin nila daw. Ibig sabihin daw, kaya para sila sumikat, anong gagawin nila? Nag-provide sila ng platform sa mga, especially mga kabataan daw, na yan nga, hindi natuturuan ng maayos ng konti, hindi ko sa'yo matin sa church, kung ano man yan. Pag pinakita mo sa sarili mo doon, maganda ako, alo, matalino, kung ano man yan. Ikaw yung lagi papanoorin, magkakaroon ka ng maraming views, sikat ka na, kikita ka pa. Tapos tuloy-tuloy yun. Tapos parang meron silang ano, parang reward system nga yan. So, bukod sa kumikita ka, ikaw yung lagi papakita, isasuggest yung video mo sa iba na mahilig din sa kalokohan. Ikaw pumunta doon. Siyempre, pag mas mukha kang loko-loko, ikaw na yung papanoorin nila. Pastor, ang lupit mo naman, pastor. Kilala nyo ba sa, ano, Bella Forge? Hindi pa nga masyadong bastos yun, pero bastos din yun. Ang ano sa kanya, kaya siya naalis sa military, may ganyan. Hindi naman, pastor. Tingnan mo nga yung pinaggagawa. Alam mo, kasi kung medyo ganyan ka nga, magkakasundo kayo ng ano. Hindi pa natin napag-aralan yun, no? Pero hindi natin na-touch pala. Tsaka inamin niya rin. Inamin niya rin, di ba? Kasi meron siyang kesyo may ganyan. So, nag-research ka rin, ha? Nag-research ko nga kasi, preacher ako, kasi nga, ba't ang galing nito? Kasi ganun ang ginawa sa mga kabataan, especially, iba dyan, kabastusan ng gumpisa yan, at payabangan. Sikat na ako! Anong ginawa mo? Ado na lang ako kay Kabilin. Yeah. Eh, ganun din yun. Kahit paano, nakakatawa. Ito si Bastos, di ba? Yan ang gusto ko dun. Eh. Tsaka Afrika, no? Bigyan naman natin sila ng ano. Pero yaman na doon. Anyway. Yun ang uso, yun ang pag-usap. Pag-iisipan ko, inabiro ko nga sila eh. Kahapon eh. Huwag ka na mag-aral, mag-YouTube ka na lang. Oh, may mga yumaman dyan, lalo na yung mga sa bata. Eh, matalino din yung YouTube. Sorry ah, medyo na tayo ng technology. Matalino din yung YouTube. Kasi alam nyo na YouTube eh. Pag bata ang nakinig dyan, din ang bibili ng produkto nyo. Kaya, hiniwalay nila yung kids. But anyway, yung mga anak ko, nanonood sila. Yung mga naglalaro lang yung ano, mukhang kengkoy. Kumikita yun. Talagang sinasadya niya mukhang kengkoy kasi napapanoorin ng mga bata eh. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ganun ang ano niyo sa buhay niyo? O kahit na hindi ka masyadong mayaman, pero totoong naglilingkod ka sa Diyos, doon ka na yumaman sa langit. Amen? Dito meron ka rin honor sa lupa. Kaya yan po, kaya alamin, kaya sana sumama sa gawain,
Parang hindi kayo mabang, natututo kayo ng dapat niyang matutunan. Hindi kumpome sa sanlibutan. Okay? Aksi, ano naman yan? Alam niyo, aksi, ano pa? Networking, ano pa? Stocks. Ano pa? Tama yan, stocks na yan. Usong-uso na ngayon yan. May up na dyan. Makisaw-saw na rin kayo dito. Makitrading na kayo. May tutorial. Di ba? Yung mga ano sa ano ngayon eh. Tuturuan namin kayo para maglokohan na tayo. Yung sinasabi nila doon. Tatawa si Kenny, totoo yun kasi bata ka pa eh. Pastor, tindi mo naman. Dahil yung binabanatan. Eh, di, pag-aralan mo din. Hindi ko naman kayo ipilitin agad. Amen? Ganun po yung stock na yan. Para pare-pareho na kayong mga sakim. Sinusugal niyo yung pera. Mas malaking sugal, mas maraming kita. Ganun lang yan. Ano yung stock? Ano yung stock po yung parang binibili mo yung parte ng kumpanya para pag kumita sila, kikita ka din. So, sa in a way, parang okay sana yun kasi nga, nag-invest ka naman. Yan yan eh. Pero wala kang ginawa eh. Nagtiwala ka lang sa kanila. At kaya nga nagkakaroon ng lokohan dyan. Kasi nga, puro minsan, they're cooking the books. Ibig sabihin, tinitingnan mo kung marunong ka na, ay, itong Facebook, ano to? Kailan lang yung Rumble nag-IPO. So, okay naman. Kasi ang pangit interface nila eh. Pero may Rumble na rin tayo ha. Kung sakali lang, ma-shutdown tayo bigla-bigla. Pero hindi tayo ma-shutdown, hindi tayo kilala eh. Anyway, huwag tayong kumumpirma. Ano ba yung mga uso? Ha? Ha? Ano yun? Kaya pala akong di alam. Hukbang? Mukbang. Kakain ng marami. Tapos? Ah, parang nakiinggit. Yan. Okay. Sino malakas dito? Si Ray tumataba. Oh. Oh, Stephen! Ito magaling doon sa kumain eh. Yan lang pala yon. Ano pa? Tama rin yun actually. Lagi nabanggit ni Pastor yan. Tsaka totoo yun. Alam nyo ba sa Asian Times pa lang, may mga ganun mayaman. Ang sarap kumain, di ba? Ngayon pa lang, gutom na kayo, di ba? Sarap kumain. Eh, mayaman sila, sobra. Eh, busog na sila. Anong gagawin nila? Eh, busog na nga eh. Nabanggit ko na ba sa inyo to, mga bata, medyo gross ha? Pero ang gagawin daw po nila, hatakin nila kung ano, para sumuka sila, para gutom na ulit, tapos kakain sila ulit. Gano'ng ka-gross yun? Basta, papauso ka naman, naka-record yun. Kaya may term na hedonism sa panahon natin ngayon. Minsan, hindi naman sa pagkain, sa ibang bagay naman. Yan ang uso, gagawin mo? Ang uso, mga bastos, makikiuso ka? Ang uso ngayon, yung palda hanggang ano, singit. May ganun ba, pastor? Salamat kung di mo alam yung meron. Ang uso ngayon, tato sa muka. Ang uso ngayon, sa lalaki, ano? Skinny jeans, hikaw. Hikaw sa dati, sa gito lang. Okay, sa ilong. Sa hita, sa chan, pati chan eh, dila. Alam mo? Doon, kung saan man yun. No? Totoo yun, ba't mo alam? Hindi, lahat ng kalokohan po, andun na. Ano pang uso? Kenneth, anong uso ngayon? Hindi mo alam. Ano? Aesthetic. Ah, okay. Matagal na yun. Isa pag ito, kinakabahan ako, anong bring up siya. Na sige, okay lang. Hindi pa naman kayo gutom. Anong pang uso? Boyfriend ng bata. Ayun, nakakaingit. Jowa siya ako din. Diba? Baka sabihin nyo, hindi na atin yung iba. Ano pang uso? Kulay ng buhok. Kulay ng... May tali ang buhok. Sa lalaki. No, para kang, alam nyo ba yon? Parang basurahan. Di ba? Nakita nyo yung meme na.
Ano pa uso, Kenneth? MN. Di mo alam. Di mo alam, ayaw mo mabanggit. Bagay, bago lang ito eh. Daddy, ano uso? Di na alam. Sa mga adult, anong uso? Yabang, inom, chismis, wala nang magawa. Ha? Marites. Di ba sa pinagmamalaki pa nila eh, di ba? Negative na nga eh. Ano pa? Grace, isa-isay na natin. Para mamaya, alam ko na, isa-isayin ko na lang. Ano pa? Kabit-kabit. Ano yun? Adultery. Fornication. Ang mga bata, kabaklaan. Ano pa? Ha? Inuman. Tama rin yun. Alak. Sa Bible, sinasabi dito, iba nag-invento pa ng mixed wine. Ganon din ngayon. Sari-sari na yan. Eh nga, nag-reunion kami, ganon eh. Ayaw ko tingnan eh. Ang laki ng ano namin to. Di-display ba naman yung ano-ano doon? Sorry, alam mo, tinag-ata ako doon. Tinagba ako, tinag ako doon kasi may nakakita eh. Nung pa yung mukha ko. Talagang pinili yung kala mo, ayon na ayon ako, umaalis ka ako. Di-display doon, ang daming klase ng alak, di ko na inalam. Ano pa? Vape. Ha? Ha? Vape. Okay, parang Yossi, vape. Ano ba? Kombucho, dragon. Tawag sa amin dati, dragon. Ano ba, nay? Sasakyan, pag-aaralan sa sasakyan dyan. Yung mga, nag-join lang naman ako sa forum ng High Ace, tsaka ng Suzuki, kasi nga, gusto ko na, ito, payabang ano yun. Mga sports car, di ba? Kahit nga APB, pinapayabang pa eh. Ha? Vlog. Tumutulong. Okay, ano yan, tama. Sa mga adult naman ngayon, pinepeke nila yung honor. Ibig sabihin, kasi hindi kaya ng mga bata yan, sila naman. Yan, by the way, yung mga dating artista, napansin nyo ba? Nag-iipon na yan. Politika ang papasokin yan. Sina Marian Rivera, sino pa? Yan. Kasi kaibigan ni Vilma yun. Ba't mo alam, Pastor? Ewan ko ba? Lumalabas sa feed ko eh. Ano pa? Pera! Payabangan! Swimming! Streaming! Games! Ang dami yumaman din doon, di ba? Tapos napansin ko pati yung mga bastos din, mga babae, di ba? Yung nagahalo nila, kabastosan, tsaka games. Naku, kaya yung mga, ano yan, mga lalaki, gusto mag-games, bastos na, tapos laro-laro pa. Kaya itong mga anak ko, hindi ka pinapalaro eh. Baka masyado masarapan eh. Ano ba? Matawan-tawa si Kenneth. Hindi ko na alam yun. Hindi ko na tatanong yun. Ano ba? Sige na, kung ano yung ano nyo. Nakikita nyo, kinakaingitan nyo na hindi nila kaingitan. Ano? Bem-bem. Aso. Aso, totoo yun. Asal na asal ako dyan kasi ilang lang nag-SM ako. Sabi sa SM, we welcome. Parang pro, ano sila, pro sa animals. Asama mo magmumol, animal. Kung meron lang akong ano eh. Oh, naka-diaper naman eh. Aso pa rin yan eh. Payabangan lang yan. Alam mo lalo yung mga single. Pansinin nyo kasi walang pagkakaabalahan. Walang, yan, travel. Palibasa, walang anak. Nakatulad ni Mamayan, apat anak eh. Mag-aaso ka pa. Ano? Mga bakla, di ba? Kadiri. Kasi iba naman, inaayunan pa. Kaya nagpe-preach tayo ng against dyan eh. Para yung delusion nga is, ano, sa school, sa company po namin. Ama po yan. Sa amin po, sa company lang namin eh. Hindi po pwedeng bastusin.
Bawal. Ano pa? Ano pa po yung mga sa mundo? Sige, tapusin na natin, ano? House tour. Oh, payabangan na naman yun. Yung iba dyan, mga palibasa, mga pokpok yan eh. Na professional. Papalood ko din naman yung mga ano, yung mga pamahang anong sports car nga, di ba? May mga nagbablog. Anong trabaho mo? Ang ganda ng ano mo, babulahin niya, di ba? Eh, porn, ano ako eh, porn, ano ako eh. Ay, yabang pa, sabihin ng ano, wow, that's great! Loko-loko! Sabi na ng isa, yeah, what do you do for a living? Iba naman, hindi masabi kasi illegal eh. Yung iba naman, natatawa kasi illegal nga yun. Eh, syempre, ano sabi mo sa vlog? Eh, sabi mo lang, eh, basta, I do... Side hustle. Racket po, racket. Yung iba doon, syempre, sa business. Anong alam mo sa business nila, malamang? Again. So, wala na ba? Wala na nga habol? Boxing, payabangan din yan. Sports, buti wala nagsabi ng pastor po ako eh. Ganda ng pastor. Dapat si ano, si Kung, basta may mga loko-loko ding pastor. Dapat si Pope ang tanongin niya eh. No? Oh, what do you do for a living? I'm a Pope. Ah! O kaya si ano, papatulan niya ni ano, eh, sa Dabao, sino yun? Si Kibuloy, papatulan niya, kaso... So, number one, para hindi ka magyabang, yumabang, umaten ka ng church. Hindi. Maglingkod ka sa Diyos. Makikita mo mahirap, hindi ka mag-ano. Katulad nito na lang, bago ka maglingkod sa Diyos, bago ka mag-soul winner, marami kang papainggang ganitong preaching, mayayabang ka pa ba? Hindi ka tatagal, nasabi ko sa inyo. So, number one, live a life of full service to the Lord. Number two, do not conform yourself to this world. Pag uso yan, yung usong-uso, malamang sa hindi, hindi gusto ng Diyos yan. Kasi nasabi ng Diyos eh, huwag kang makiuso eh. Uso po yung nagsa-cellphone sa church. Okay lang yan kung Bible. Ako, dalawa tablet ko dito, hindi ko alam ba't dalawa. Kasi isa dapat sa TV. Huwag kang makiuso, amen? Iba naman, nasobrahan naman, wala silang ganito kasi dapat old school ka eh. Maganda naman yan. In a way, maganda yun, kaso... Kung makakatulong din technology, maganda rin. Okay? But anyway, okay lang din sa akin yun. Hindi ko sila inaano. Okay din yun eh. Diba sabi dito, huwag kayong kumumpome. Amen. Sana nakuha nyo na yun. Kaya natin minak yung mga yan. Okay? Niloloko natin. Basta bakit may naano yung TikTok eh. Ganyan eh. Yun na yung idea. Para hindi mo yan mahalin. At maduling ka na dyan. At kailan lang. Minsan, munting masagasaan eh. Kung saan-saan pinapatong, tapos, ay! Nasasagasaan na pala. Diba? Yun, kailan lang, yun, pag nag-ano ko, eh, nakuhaan ko pa. Kasi nga, mayroon ako sa dashboard eh. Cellphone lang. Ang ginagawa nito, alam na. Men, kitiktok ka na ba? Si Rain pa. So yun lang ha, do not be conform yourself to this. Pag-uso yan, malamang hindi yan okay sa Diyos. So again, tingnan natin, hindi naman tayo mag-uusga ng ano. Eh, kasi nga yung iba, nag-share ng gospel sa TikTok. I'm sure di kasi sikat dun. Amen. So mamayang hapon, tuloy natin to para umabot sa iba. So pray nyo lang ha, ating ginagawa dito. Amen. So, every service natin, nawa, natututo tayo at lalo tayong lumalapit sa Diyos. Pag binanatan yung kasalanan natin, nawa, sabi mo, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi pala yung dapat na ina-involve ko. Dapat pala something else. Amen? Amen. Kasundo itong dalawang makulit. Ah. Ah, sige, let's pray. Isama niyo sa Shana. Natutong magsalita. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, nakadalawang verse pa lang kami. But introduction namin, nakita namin, Panginoon, yung mga mayabang, sila po inyong binababa. Yan ang prinsipyo sa inyong salita. So I pray, iwasan namin yung kasalanan, ng conceit, Panginoon. Yung nag-iisip, sa palagay lang namin, sa palagay namin, ganyan kami, napakataas namin, Panginoon. Huwag kami maging mga mataas. Huwag namin hayaan, Panginoon, na even sa ministry, gamitin pa namin,
na sa pagmamataas pa Panginoon. So I pray, matutunan namin to Lord, aming hapon, kayo pong balik na kami. Matutulit kami sa ulwinig, Panginoon, ibang bagay. Sa pagkain, Panginoon, ay salamat din po sa maganda. Yung kalakasan namin katawan, Panginoon, alalanin mo si Donna, Panginoon, tsaka si ano, Brian, Panginoon. Bigyan silang katagumpayan, Panginoon. Mga inaakay din po namin kung sa lahat din po, Panginoon, magkaroon kami doon ng services every Sunday din, as soon as possible, Panginoon. Kung kaya namin, Panginoon. Alalanin niyo po yung mga kaibigan namin sa mga apektadong lugar, Panginoon, ng gera. I pray, mag-pray namin, Panginoon, si kung totoo, Panginoon, na si Putin, Panginoon, ang utak niyan, dahil conceited din, Panginoon, Panginoon, na alang-alang sa maraming mamatay na tao, Panginoon, huwag na pong magpatuloy, Panginoon, kung kalooban niyo, Lord, na patayin niyo na lang si Putin, Panginoon, dahil sa kanyang kalokohan. Panginoon, kayo pong masunod, Panginoon. Huwag yun naman kaya ang marami pong madamay, especially mga walang kalaban-laban, mga sundalo na ayaw din lumaban, mga bata, Panginoon, na apektado. So, kung itong conceited na to si Putin, kung siya talaga, Panginoon, I pray na gawin niyo po, Lord, ang dapat gawin. Eliminate yun na, Lord, Panginoon. So, kung ano naman, Panginoon, hindi sa ibang bagay, Panginoon, sa amin, ganun din po, Lord, sa aming church, para magamit niyo kami yung gusto, Panginoon. Gabitin niyong bawat isa, yung mga sumusunod, especially, Panginoon, lalo niyong patalinuhin, lalo niyong bigyan ng burden sa kaluluwa, sa gawain. Kung may mga mayabang sa amin, turuan niyo, Panginoon, kami. Kung may mga talaga ayaw ng sumunod, Panginoon, alisin niyo na lang para hindi na makadamay, Panginoon. So, ilang po, Lord, yung mga naggusto magbalik daw, Panginoon, according to your will, Panginoon, kayo pong tumulong, Panginoon, gamitin nyo lamang kami yung mga salita para ibalik sila sa tamang course ng walang buhay. Kayo pong sa lahat ng bagay, Panginoon, kinatihiling, Panginoon, mag-anakan doon, Panginoon, alalaan nyo rin po, Lord, sila kayo malulati. In Jesus' name we pray.